Presenta ang WBL, tuloy na nagbilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang ang simpilan ng DWBL. Hello, this is Clooney Uy. I would like to invite you to the Midnight Magic Carpet Ride. Tuwing Linggo po siya ng gabi, nagsisimula alas 9 hanggang alas 10 over DWBL 1242 kHz. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Yes! Good evening! Good evening, Philippines! It's a wonderful evening to all of you, and welcome now to the Midnight Magic Carpet Ride Show! Ako po ay si Clooney Uy na nakakasama nyo tuwing Linggo ng gabi, nagsisimula alas 9 hanggang alas 10 sa himpilang DWBL 1242 kHz on your AM band. And kung gusto nyo po tayong mapakinggan na malinaw sa internet, pupunta lang po kayo sa www.dwbl1242.bravesites.com. Sino-sino po ba mga nakikinig tuwing Linggo ng gabi sa The Midnight Magic Carpet Ride Show? Sino-sino po ba? First, ang mga una po nakikinig sa mga suki po natin sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. Number one, people who needs inspiration in life. Yung naghahanap po namang inspiration at sawang-sawa na sa mga masasamang mga nangyayari sa ating bayan at sa buong mundo. Sila po ay tumututok tuwing gabi, alas 9 sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. People who wants to be healthy emotionally since stress is the number one cause of major ailments such as cancers, hypertension, diabetes, and other related diseases. Alam niyo po ba yan? Dahilan sa stress, lumalala po ang mga sakit. Pero kapag hindi po tayo stress, palagi po tayo masaya, mas mabilis po ang nagiging healing ng katawan. Kaya makinig po kayo tuwing Linggo ng gabi sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. People who wants to be productive and financially free, especially kung nagninegosyo po tayo, be it part-time or full-time. Pag makikinig po kayo sa The Midnight Magic Carpet Ride Show tuwing gabi, marami po kayong matututunan mga business tips para sa mga negosyanteng katulad nyo at katulad namin. And people who wants to have harmonious relationship at least within the circle. Kasi napakahirap po yung ikaw yung taong wala kang kasundo. Puro kakaaway sa buhay. Yan. Kaya po, gawin po nating tumutok tuwing Linggo ng gabi sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. And of course, kung kayo rin po yung mga nakikinig po sa amin ni Sir Johnny sa The Midnight Connection, since mga 19 kopong-kopong pa, ayan, naging karugtong po ang The Midnight Magic Carpet Ride Show ng The Midnight Connection.
warning ah, warning. Minawarningan ko na ngayon pa lang po. Kung ayaw nyong ma-addict makinig sa The Midnight Magic Carpet Ride Show, isara nyo na po ang inyong mga radyo, isara nyo na po ang mga internet, huwag na po kayong makinig. Kasi once na matutunan nyo makinig dito, ma-addict po kayo. Because The Magic Carpet Ride Show is a habit-forming program. As early as 8 ng gabi po, marami na po nakatutok. Marami na pong nakatutok at nag-aabang po sa ating pong edition ngayon ng The Midnight Magic Carpet Ride Show. Kasi po napaka-special po nitong gabing ito. This is a very special edition ng The Midnight Magic Carpet Ride Show. Dahilan po ang makakasama po natin ngayong gabi ay hindi po biro. Kumbaga, isa po siya masasabi ko sa extraordinary. Extraordinary. Pag sinabi yung extraordinary, yung naaangat. Naaangat saan? Eh, hindi ko alam kung saan naaangat ito. Pero nakakatuwa po kasi, di ba, kung matagal na po kayo nakikinig sa Midnight Connection pa, no? Marami na po tayong mga na-interview doon sa ginagawa po natin, The Dream Business. Kasi, di ba, alam nyo naman po, we've been promoting The Dream Business since 2011 with Sir Johnny. Ang Dream Business po ay isang negosyo na ginagawa po ng karamihan, no? Karamihan, at ang nakakatuwa po dito, mga ordinary people. Mga ordinary people, yung isipin mong, ano ba, janitor, labandera, construction worker, waiter, tapos nagnegosyo, ngayon, sinasabi nyo, nakikita ako sa Facebook, multimillionaire, pwede ba yun, Sir Clooney? Nangyayari ba yun? Yan. Since 2011 po, when I started doing this business, yung The Dream Business with Sir Johnny, no, ako rin po, isa po akong very skeptic. Kasi po, si Clooney, uy, alam nyo naman po, is a traditional businessman. Ang ating pong negosyo noon ay nasa mall. Kung naalala nyo po yung River Flow Solingen, di ba? Ang mga ini-import po natin, mga Solingen, mga Swiss knives galing po sa Switzerland and sa Germany. Ngayon, meron po tayong tatlong malls. Meron po tayong tindahan, I mean sa tatlong malls, hindi ako may-ari ng mall. Meron po tayo sa Robinson's Star Mills, Robinson's Galleria, saka sa Cash and Carry. So, that time, I thought, pag nagnegosyo ka, yayaman ka. So, yun lang alam natin. Nagnegosyo po tayo ng gano'n. Naglagay po tayo ng tatlong tindahan sa mga malls, which is hindi po pala biro ang responsibilidad ng meron kami na-maintain na tatlong tindahan. Kasi yung renta mo na lang, magkano, example, Robinson's Galleria, ang binabayaran ko po doon, 30,000 a month. Sa Cash and Carry, 17,000 a month. Tapos meron pa sa Pampanga. Hindi po biro mag-maintain. Pagkatapos po yung mga tao pa, no? Yung atin pong mga pinapasweldo, yung mga taxes po natin na binabayaran, the business permits, hindi po talaga biro. In short, nalugi po tayo doon. Siguro kumita lang po tayo ng mga first year, pero pagkatapos po noon, wala na talaga. Nabaon po tayo, nabaon sa utang na ngayon po, hindi ko mabitawan yung aking traditional business na yon kasi walang kapalit. So, 2011 po, I was introduced sa isang negosyo na tinatawag na the non-traditional. Little did I know na dalawa pala klase yung negosyo, isang traditional saka non-traditional. Nung in-introduce sa akin to, at ang nag-introduce pa sa akin, isang government employee na sinasideline lang yung business. Tapos, ano pa siya, CPA by profession. Nung nakita ko, talaga pwedeng kumita ng ganyan sa ganitong negosyo. Hindi na kailangan ng tindahan, hindi mo kailangan ng malaking inventaryo, maraming staff, yung overhead natin, opisina na mag-rent. Talaga, may ganyan ba? Yun. At that time, talagang sabi ko sarili ko, meron pala talagang ganyan. So, ginawa po natin, no?
talagang binitawan ko po yung tatlong traditional business ko at sinumulan po natin itong non-traditional business. Natutuwa po ako kasi after 1 year of doing this business, take note ha, doing this business, hindi po na sinasabing joining this business. Ibig sabihin, ginawa po itong negosyong ito, ayan, sunod-sunod na po yan. Pinasara ko yung aking tatlong tindahan at yan, ang dami ko na nakilala. Nung bago po ako dyan, nagugulat ako kasi, wow, totoo ba to? Ang dati po, tuwan-tuwa na ako, ang first check ko na nakuha is worth 36,000. Tuwan-tuwa na po ako dyan. Una kong cheque. Tapos, nung pagpunta ko dun sa kuhana ng cheque, dun sa old building pa, nagsisigawan lahat. Kasi yung kasabay ko kumuha ng cheque, dating construction worker, na ang cheque niya is 1 million. Talagang, sabi ko, totoo ba yan? That time, skeptic pa ako, totoo ba talaga yan? And doon sa nag-invite sa akin, naniniwala ako kasi may trust naman ako namitiwala ako, pero hindi ko talaga ma-picture kung paano. Tapos, tuloy-tuloy po naging career ni Clooney Uy. Naging okay naman po. After 1 year, di ba? Nakikita nyo po yung ating, yung track record sa Facebook. Pagkatapos po, yun, nakilala ko na po yung mga unang tumulong sa akin. Na na-interview po natin sa The Midnight Connection. No? Nandyan po si yung dati pong Tiga Globe employee, si Sir Teo Encalyado, na ngayon po is multimillionaire. At natutuwa po ako, dahil sa negosyong ito, nag-resign siya sa Globe. Siya po yung first Filipino na nakakuha ng F-type Jaguar. Kaya in-interview na naman namin siya twice. Doon po sa dating istasyon, no, kasama po nung buhay po si Sir Johnny Midnight. Pagkatapos po, in-interview na rin po namin dyan si Sir Johnny Namukatkat, isa po ring Globe employee na mataas na rin po ang katungkulan, binitawan niya yon, ginawa rin tong dream business. Mga kasamahan ko po sila. Pagkatapos po, in-interview rin namin po si Alan M. Nase. Si Sir Alan M. Nase naman is a PLDT employee na ngayon, ano po, binitawan rin po niya, nag-resign siya at isa rin po siya sa multimillionaire doing this business. Tapos po, siguro mga last month, in-invite ko na naman po, isa po si Miss Mary Dagohoy, dati pong kasambahay, tapos ang negosyo niya, sari-sari store, ang asawa tricycle driver, isa na naman pong multimillionaire. Lahat po ng mga nabanggit ko, isa lang po ang negosyo namin. We share the same company, we share the same products, and kaya po nagiging parang inspirasyon ko mag-interview. Kasi, again, we share the same, isa lang po yung industry ang ginagalawa namin. Ngayon, sa napakagandang gabing ito, relax lang po tayo ngayong linggo, no, ng gabi. Yung akin pong in-invite ngayon na i-interviewin, grabe, 3 years in the making. 3 years in the making ko to bago mapupunta rito sa mapupunta mo rito sa istasyon. Kasi sabi niya, saka na ako. Balita ko, yung dati yung himpilan, straight English. Pag straight Tagalog na. Oh, sige. Okay, bakit po special? Okay, ganito po. Nung nagsisimula po ako, nasya-shock ako, sabi ko, labandera, naging milyonarya, construction worker, bumili ng napakamalaking sasakyan, ang drami, tapos talaga nagbago yung buhay. Parang sa akin po, parang imposible, kasi nga, close-minded po tayo that time. Ngayon, yung kasama ko po ngayon na in-invite sa studio, ito po nakakatuwa, talagang tumatayo po yung balahibo ko dito, kasi nauna siya sa akin ng konti, pero kasabayan ko siya, naabutan ko po siya, meron na siyang motor. Meron na siyang motorsiklo, nagmamotor-motor na yan dyan. Tapos, i-describe ko pa ba yung t-shirt niyang, parang, na maluwag na pantalon. Tapos yung mamaya tatanong ko, yung bag niya na, talagang pang motor talaga. Tapos, ang itim-itim na ginagawa niya yung negosyo nung pumasok ako. Okay? And this guy is very humble. Natutuwa ako kung ano siya noon nung dinatnan ko. Kung humble na siya nung dinatnan ko,
times 10 pa yung humility niya ngayon. Okay, ngayon, magugulat po tayo sa industriya po namin, sikat na tong taon to. Kasi po, after ilang years of doing this business, nakatira siya sa payatas. Ngayon, meron ng condominium, may house and lot pa, dalawa na sasakyan, at balita kung bibili pa ng sports car. Ayan. Kaya excited po tayo at marami pong nakikinig ngayong gabi. Dahilan po, gusto nila mapakinggan yung words of wisdom dito sa taong ito. So, hindi ko na patatagalin. Ano ba mic niya? Mic 3? Yan. Yan, okay. Hindi po muna natin matatagalin. Kilala na po to. Si loves na loves po to na marami kasi nga kakaiba po yung naging multimillionaire na the humility is still there. And he is a, take note, elementary graduate, and he was a former janitor. Okay? So, masasabi po na talaga nating it's a complete turnaround from rags to riches itong taon to. Kaya, i-welcome na po natin. Hindi na po patatagalin at isang aho, dalawang aho, tatlong aho. guys, we'd like to welcome Mr. Juan, pero ngayon na, John Bernales. Woo! Oh, grabe. Ayan, testing. Okay. Hello, hello. Ayun, narinig na, no? Ayan. Thank you, Sir Clooney. Ayan. Grabe, 3 years in the making. Three years in the making. Nung nagsisimula ako, ini-invite ko na siya. Sabi niya sa akin, hindi, paabutin ko muna ang kinita ko dito, mga 20 million bago mo ako intervene. O ngayon, ano na yata, lampas na yata, sir. 21 million na ba? Ano lang, susunod na yun. Kumbaga, nabisi lang dahil puspusan yung ating talagang pagtulong pa sa ibang tao pa. Ayan. Na marami pang taong nangangailangan. Ayan. So, Sir John, paano mo ba nalaman itong negosyong ito? So, yun, no? Binabati ko muna ang lahat. Ha? Ayan, ang nakikinig. Ha? Lalo na yung aking, alam mo na, yung aking grupo. Yeah, okay. Oo. So, sa mga leaders ko. At saka sa lahat ng nakikinig, so ako po ulit si dating Juan, ngayon dyan na. Pero dahil sa ganitong negosyo na aming ginawa, nakatuwa, dito po nabago yung aming buhay mag-asawa. So, ang galing ni Lord dahil dinala tayo dito. So, ulit, yung binabanggit ni Sir Clo kanina, Sir Clooney, na paano ko na-invite? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman ito negosyo? So, nakakatuwa dahil itong negosyo na ito, mayroon din po ginamit yung Panginoon na hindi ko naman alam kung anong negosyo ito. Wala akong alam pa paanong gawin ang negosyo dahil ako po ay hindi naman negosyante. Mm-hmm. So, kung nabanggit mo kanina, ako po ay janitor. Elementary lang natapos ko po, pero hindi po ako naging depende doon. Ang binago ko lang, ang inayos ko lang, yung aking mindset nung una. Sabi ko, wala naman mawawala. Ba't hindi natin itry? Malay natin, dalawa lang naman mapupuntahan. Mm-hmm. Kung hindi totoo na hindi ka yumaman, o di magtrabaho ulit. O di ba? Pero kailangan maging buo lang ang loob at saka kailangan talagang prosigido ka. Pag sinabi na yayaman ka dito, paniwalaan natin kasi iimbestigahan naman din po natin kung ito po ay totoo or hindi. Ayun. Kaya nung kami po ay naka-attend sa ganitong negosyo, hindi na po kami nagdalawang isip. Talagang ginawa namin ito, trinay lang namin, ang nakakatuwa doon, in 2 years lang, naging millionaire yung iyong lingkod. Grabe. Diba? After 2 years po siya, na-awardan po siya ng, ang tawag po doon sa aming company is Executive Circle. Pag sinabi po Executive Circle, kumita ka ng 1 million. Okay? Again, ha? 2 years, kumita ng 1 million ang dating elementary graduate, tapos ang dating janitor, elementary graduate. Para sa iba po, imposible yun. Ito matindi. After 1 year ba? 2 years. After 1 year na naman, na-award na naman po siya. Ang tawag naman po doon ay President Circle. Pag President Circle po, kumita na po, jumping from 1 million to 6 million. Oh, you see? Ganun po. Ang talagang, nung nabanggit mo, sir, sabi ganun, kailangan buo loob. Saan mo nakuha yung pagkabuo loob mo na yun?
Ah, kasi dati pa, nung hindi pa ako nai-invite dito sa ganitong negosyo, no, talagang ako po ay masipag na. Okay. Masipag na tayo dati. Kumbaga, alam niya na mga kapitbahay ko sa Payatas. Mm-hmm. Alam nila, nakikita nila na kahit nakasort tayo, pumupunta ako doon sa palingke, namamalingke para gawin namin ng bananakyo or ano pa, mga puto, nilalako ko po yun. So, masipag tayo. Pero may napansin ako, ang kasipagan ko, nag-janitor ako, nasa 10 years, pero parang ganun pa din ang buhay. Bakit? Wala kasi akong binabago. Okay. So, nag-decide na rin po ako, sabi ko, parang nung na-imbet ako, talagang galit na galit na rin po ako sa kahirapan. Okay. Oh, talagang galit. Sa mga taong galit na rin sa kahirapan, pero wala namang ginagawa sa kanilang buhay, ganun pa din. Eh ako, nag-step up po ako. Eh, English pa yun, ha? Step up. Di ba? Okay. Talagang nag-level up tayo. Kasi sabi naman dito yung mga mentors natin, yung ating mga nagtuturo sa ganitong negosyo, sabi niya, mag-ano ka, level up ka. Kung ano ka ngayon, next year, malay natin, umamang ka. Ayun. Kasi marami kang babaguhin dito. So, ang sinabi nyo, yung pong kasipagan, nandun na. Kumbaga, innate. Pag yes, sinabi innate, natural na sa'yo. Masipag na kayo talaga. Po. Kaso, ang nangyayari, parang yung sipag tayo na sipag, parang walang nangyayari. Eh, paano kung tamad ka? Palagay natin tamad ka. Meron ko ba pag-asa sa ganito ni Bukos? Kaya nakikinig ako ngayon. Eh, tamad ako eh. Tapos, parang na-inspired lang ako sa kanya. Ayun. May pag-asa ba yan? Ano sa tingin mo yan, sir? Sa ganitong negosyo, sir, eh, talagang mayroon din nagtatamad-tamaran, pero yung naging millionaire din. Diba? Paano nangyayari? Kasi nga maganda yung sistema. Yung sistema. Ingat tayo sa sistema. Basta yung sistema natin sa ganitong negosyo, pwede putulin yung kahirapan. Ayan. Kasi po yung sinasabi ni Sir John, dito po sa negosyo nga to, actually, ang tinuturo po dito, hindi lang po ito basta may produkto ka, bebenta mo, i-distribute mo. Hindi po. Ang tinuturo po dito, there are 6 ways to earn. 6 po na pwede po nating pagkakitaan. Yun po, isa sa sistema, yung sinasabi niya, kahit tatamad-tamad, meron pa din, ano? Pero, balikan ko doon na sa tamad-tamad, nayaman ka, pero mabagal. Ayun. Pero kung ibuhos mo yung sipag mo doon sa labas, tapos gagawin mo dito sa ganitong negosyo, congratulations, 2 years lang o 1 year lang, pwede ka maging milyonaryo. Talagang mas advantage po yung masipag. Oo. Okay. Kasi ang pinag-usapan natin kanina, pwede ba umaman yung tamad? Pero nasa Bible, yung tamad, huwag pakainin. Ganun ba yun? So talagang action pa rin. Action. We are not encouraging katamaran here, pero meron chumachamba, no? Yes, meron chumachamba. Okay. Dito pa, Sir John, kailangan ba ng ano, ng malaking puhunan sa ganitong negosyo? So sa tiniap mo ako kanina, sa kalagayan ko, nasa Payatas ako, janitor ako, sa ganitong business, so hindi po qualify siguro ako kung malaki ang puhunan. Ang good news sa ganitong negosyo, grabe po, kagaya ko na wala naman pera, nangutang lang kami, bumili lang kami ng produkto, tapos yung pampuhunan mo, sir, okay. Tapos, kumbaga, inimbestigahan mo na. Nag-research din tayo, no? Nag-imbestiga ka naman. Nag-imbestiga din na, totoo ba talaga na kumakita ito o lumayaman? Ayan, gusto ko balikan yan. Talagang nung simula, nung naabutan mo dyan, sir, nung dumating ka, yung mga ano na, yung mga, di ba, lalaki na namang kinikita. Oo, yung iba, nung mga nauna. Pumasok rin yung doubt sa sarili mo na parang inisip mo, totoo kaya ito? Hinarian ka rin ba ng ganun? Ay, simple naman. Kasi dati pa, pero hindi naman sa ganitong sistema, no? Marami na din parang nanloko sa mga ganito na ano. Pero sabi ko, sa asawa ko, mangutang kaya tayo, malay natin nga. Kasi dalawa lang naman mapupuntahan. Kumbaga, either ikay umaman or hindi, o di magbinta ako ng ano ulit, suman. Kumbaga, diba? Pag hindi ako nag-click dito, balik ako sa suman. Yeah, balik ako sa janitor. Oh, ang problema sa employment naman, pag janitor, tumatanda ako.
So hindi na pwede rin po ako kasi ang tinatanggap ngayon sa mga janitor sa mga mall 24 hanggang ano lang siguro 30. Mm. Pero pag 35 ka na doon, medyo tatanggalin ka na kasi may edad ka na. Mm. Eh kung babalikan ko sa ganito negosyo, hindi kami tumatanda, lalong bumabata. Yun. Oh, diba? Actually, kung nakikita niyo ako, eh, kumukha ko si Sam Bilbil. Naunahan ako rin. Naunahan ako. Oh, hindi, totoo po yun. Oh. Kung makikita nyo sa Facebook, kung Fred, alam ko naman siguro, Fred Jose, John Mernales and Juan Bernales, makikita nyo talaga yung before and after niya. Yes. Yung transformation niya. Sabi ko sa inyo, inabutan ko yan na maitim, binubuga-buga hanggang pag nagmamotor ka. Oo. Ay, nasubukan ko yan, Sir Clonie. Nung ako po ay nagsisimula, talagang nagmamotor po tayo, dumating yung time na talagang biglang bumuhos yung ulan, nakamotor ako, iwala akong raincoat dyan sa may bandang Commonwealth. Basang-basa po ako. Mm-hmm. Kumbaga, hindi lang basa, talagang umuwi ako. Mm-hmm. Bakit? Papunta sana ako sa opisina, biglang bumuhos yung ulan, yun po ang naranasang ang hirap pala ng pagyaman. Kasi ang gusto mo dito, pagyaman, milyon ang gusto mo. Mm-hmm. Kaya hindi ganun kadali pag milyon ang kailangan, medyo may mahirap. Pero pag buong loob mo, interesado ka, parang ganito, daming masamang tao, sample na natin ha, sa buong loob, hold upper, nakaka-hold up. Bakit? Buong loob. E tayo, hindi naman tayo nan-hold up, tumutulong tayo. Correct. Pag buong loob mo, yayaman ka nga. Yes. O, diba? Yan. Eh, marami nagtatanong, ito pa, sabi niya, di ba kailangan magaling ka magbenta? Kailangan ba sa ganitong negosyo, magaling ka po magbenta, sir? Ano masasabi mo doon? Sa bintahan naman, kahit kaldero, may bibinta ko yun kahit may uling, no? Sa junk shop, no? Mm. So, hindi naman sasabihin natin o magaling magbinta or hindi ka marunong magbinta. Mm-hmm. Kasi dito, kung wala kang alam, sa ganitong negosyo, ang dami pong nagtuturo pa paano magbinta. Mm-hmm. Sabi ko nga ulit, tamad ka lang kung hindi ka yumama sa ganitong negosyo. Mm-hmm. Kasi nga marami naman nabubuhay. Pero dito, sa ganitong negosyo, pwede ka turuan. Mm-hmm. Ngayon, hindi naman masama ang binta. Mm-hmm. Kaya nga ano tayo, marketing tayo, pwede tayo magbinta-binta. Mm-hmm. Kasi pandagdag natin. Kung nagtatrabaho ka man ngayon, kung mayroon kang regular ka man sa company, kung anong pinapasukan mo, pwede mo idagdag ito. Kumbaga sa ano, may linya ka, trabaho mo. Mm-hmm. Ito, another linya mo. Ayun. Pwede, tuturuan ka dito. Ayun, you mentioned about tuturuan. Ibig sabihin, may nagtuturo. Kunwari, ikaw ay bago, wala ka pa pong experience sa ganitong hanap buhay. Ibig sabihin, may magtuturo, may mag-guide. Yes, mayroon po tayo dito mga, kumbaga sa ganitong negosyo, may mga dalubhasa na, mga magagaling na. Ayun. So kung ang sinong interesado turuan, yun po ang maunang yumamang kasi nakikinig. Ayun. Dapat talaga still open. Yes. They have to be open. Yeah. Okay. Anong mga... Gusto ko magpako-formal, natutuwa. Dahil hindi kasabayan ko kasi si Juan kasabayan ko talaga. Inabot ko po talaga yan. Natatawa ko nung una. Talagang... yan yung ano ngayon... Unang tsumeke yan, yung 100 plus, pinost namin sa Facebook. Actually, ako po yung kumuha nun eh. Okay. Ako yung first 100 something mo. Ako kumuha nun, pinost ko yon doon. Tapos talagang Andra, yun na yung tuloy niya. Tapos, sige, mas maganda yung sa kanya mismo. Ano-ano na ba mga naging achievements mo, sir? Bukod po doon sa nabanggit nating after 2 to 3 years, 6 million up na yung na-awardan na tayo na President Circle. Eh. Ano pa po mga nagbago sa buhay mo, sir? Siyempre, una, ang nagbago sa akin, yun, pumugi ako. Yun, sa Milbin na. So, yun, binanggit mo na, sir, kanina. Ulitin ko lang, no? Nung pangalawang taon ko, medyo hindi ganun kabilis nung bigla tayong na-awardan ng Executive Circle dito sa company na ito. Pero ang good news, in 2 years lang, ako po, remember ha, kasabay tayong tinawag sa entablado. Yes, sir. Ang kasabayan ko, tandaan ninyo mga kaibigan, mga kapatid,
ang kasabayan ko ng mga tinawag, kagaya ni Sir Clonie, mga profesional. Mm-hmm. Ako po ay elementary. Pero sabay-sabay kami tinawag. Mm-hmm. Mga successful po yung tinawag. Aawardan. Kaya alam mo, Sir Clonie, nung ako po ay tinawag, parang akong maiiyak. Bakit? Naalala mo pa yung date? Naalala mo pa yung date? Yung unang award natin? Hindi na eh. O, ako kasi, naalala ko. November 12, 2012. November, ang mga ganun sa Sofitel. So, yun, sabi ko, grabe po, nakakatuwa, bakit hindi ako nag high school? Elementary lang po tayo, pero inawardan ako para akong tinawag ng, parang ako nagtapos sa pag-aaral, pero binigyan ako ng plaque as a millionaire circle. Wow, grabe. Diba? Itutuloy po natin ang The Midnight Magic Carpet Ride Show. Mag-station ID muna po tayo. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puno na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Yes, kayo po ay nakikinig sa The Midnight Magic Carpet Ride Show sa DWBL 1242 kHz on your AM band. At kung gusto nyo po tayong mapakinggan sa internet, pupunta lang po kayo sa www.dwbl1242.bravesites.com. Yung Brave Sites, matapang sites. Okay? And nangyayari po tong Midnight Magic Carpet Ride Show tuwing Linggo po ng gabi, alas 9 hanggang alas 10. Doon po sa mga nagtatanong ng mga cellphone numbers, pwede po kayong, ito po, kung gusto nyo mag-text or mag-tanong, ito po ang ating dalawang cellphone number, 0926-615-6537. 0926-615-6537. And of course, we have our smart number, 0929-829-3035. 0929-829-3035. Malapit na po pala ang ating releasing sessions. Marami na po nagtatanong, kailan po ang susunod na releasing sessions? Our next releasing sessions will be on, mark your calendar, February 1, 2015. That will be a Sunday afternoon, alas 2 po yun, 2 p.m. Where at, sa Tropical Hut pa rin po magagawa ang ating releasing sessions. Alas 2 po yun, no? Meron po bang bayad? Meron po. 200 pesos po ang entrance po yun, no? Pero with merienda na yun. Yung releasing session po, hindi po negosyo ni Clonie Uyon, no? Kasi po public service po yan, dahilan ang binabayaran lang po natin doon yung place, saka may merienda naman. Pero yung tinuturo kong how to release and let go of our negative programmings, that is libre and it's coming from my heart. No, ang negosyo po ni Clonie, ito po. Ito po, yeah, magkakasama po kami. We belong to one company and one group. No? And yan po, ito negosyo ko. Yung pinag-uusapan namin ng ating guest ngayon, si Sir John Bernales. Yan negosyo ko yan. Pero yung releasing session is not my business. It's my dedication po para mabawas-bawasan po ang maraming problema. No? At natutuwa po ako, ang rami pong natututunan yung mga technique. Tinuturo po natin yun, the 5 techniques how to release and let go of the negative programmings. Kasi po, ang negative programmings po yan, na-acquire natin po since birth, from 0 age to 4 years old, dyan po yung pinaka malulupit, no? Tapos mga teenage, lahat po. Kahit anong sipag po natin minsan, pag yung nakatanim po ng mga programmings natin na mahirap, puro negative, magra-run po yan eh. Parang meron kang ginugol. Ang goal mo is something big. Ito po ang tina-target mo.
Tapos hahaluan po yan ng mga doubts. Hindi pwede, hindi pwede, mahina ka, wala kang kwenta. Yan po, nakabaon yan na running around parang virus po yan, no? Sa ating pong computer. We have to remove it to, dapat po masira yung programming na yon. Ngayon, paano natin gagawin? Hindi naman po natin pwedeng, hindi, ang gagawin mo lang yan, palitan mo ng bagong applications. Kung masyado negative ang nangyayari sa buhay mo, ang gawin mo, mag-inject ka ng positive, positive, positive. Hindi po, nandun pa rin yung negative eh. Ang ginagawa po ng releasing sessions, we are removing those negative programmings na yung mga kasamahan po natin, yun lang po ang ginawa. Nag-release lang po, nagtataka sila, ang bilis ng bagsak ng mga blessings. No? Ang bilis ng bagsak ng mga blessings, just merely releasing, na-adapt po nilang releasing. So our next releasing session po will be on February 1, 2 p.m. sa Tropical Hut. Doon po ginanap yung last releasing sessions, kaya itong next, doon na po ulit natin gagawin. Entrance, 200 pesos. Yes, okay. Again, kasama po natin sa studio ang ating pong kabatch. Kabatch na milyonaryo. Grabe. Actually, kilala na po siya sa industriya. At I'm very proud na naging kabatch ko po siya at nakasabay. At speaking of nung na-awardan po kami sa Sofitel 2012. Di tinatawag na isa-isa, bibigyan ka ng ano doon, ng mga, ng plaque, ng ano. Kasi nga, ano kay, kumita ka ng 1M within ganito span of time. Tinatawag kami, oh. Sa amin po, walang pumapalakpak. Tapos, nung tinawag siya, and of course, ano, Mr. John, but grabe, yung crowd, talagang, iba po talaga pag kumita, umasenso ka ng 1M, kumita ka ng tuloy-tuloy na, ang galing from sinasabi nilang rags to riches. Pero yun, ngayon natutuwa naman ako as we go on with this interview. Ako po mismo, ang dami ko pong natututunan sa kanya. Sir John, ano ang naging pinakamahirap na experience mo dito nung nagsisimula ka dito sa negosyong ito? Okay. So, nung ako po ay nahirapan kasi, ulitin ko, no, nung sinabi nyo, talagang sa buhay ko, talagang dumanas din po tayo ng, hindi ko naman tinatakot, talagang ganun. Mm-hmm. Kasi milyon ang gusto mo, medyo hindi ganun kadali. Pero kung gusto mo madali, di tumaya ka na lang ng kung ano-anong, no, di ba? So, sa akin lang po, talagang nahirapan din po tayo kasi nga, kagaya ko, marami tayong mga pag-alinlangan dahil ako po ay hindi naman nakapag-aral, may takot ako dati, baka Englishin ako, ganitong negosyo nito. Pero ulitin ko, talagang naging buo ang loob ko, eh ano ngayon, bahala na lang ito. Kailangan ko talaga yumaman kasi ayaw ko nang nainutusan na lang palagi. Gusto ko ako na mag-utos. Ngayon. Diba? Kaya yun ang matinding, ano ko sabi ko, talagang gagawin ko talaga itong negosyo nito. Kahit anong mangyari, didiretsoin ko to. Pwede ka bang magbigay ng isang yung talagang actual scenario na nahirapan ka? Yan ang gusto natin marinig. Tapos anong ginawa mo? Yung totoong scenario. Dati talagang muntik na rin po tayo bumitaw sa ganitong negosyo, sir. Okay. Kasi mahirap talaga, nandoon na nag-resign po ako sa trabaho ko kasi akala ko payaman na talaga nung una. Okay. Kasi na-excite po tayo. Ayun. Nung una, sabi ko, grabe, talagang yayaman na pala. Nag-resign po ako, nagpaalam ako sa boss kasi kumita na ako ng mga 40 mil ng ganito. Na-excite ako, sabi ko, boss, mag-resign na po ako. Eh, alam naman, pigilan tayo, wala na mag-uutang sa boss ko, di ba? Nag-resign tayo. Pinag-aralan ko ang negosyo. Ito maganda dahil itong negosyo, kung ikaw po, mga makinig po tayo, no, itong negosyo, pag idiretso mo lang at pag-aralan mo ng maigi, kahit anong hirap dito, talagang basta ang sabi nga ng iba, sir, ano bang sikreto mo? Mm-hmm. Sa totoo lang talaga, wala naman sikreto. Mm-hmm. Ang sikreto dito, nandito din sa'yo. Mm-hmm. Ang gusto mo talaga ma-maintain na magtuloy-tuloy ka, kumbaga sa ano, yung init mo sa ganitong negosyo,
kailangan mo pag-aralan kasi negosyo mo ito. So kung ano ka ngayon, kung nasa negosyo ka sa ganitong business, dagdagan mo pa ng effort at saka pag-aralan mo. Excuse me po. May nag-text dito from Denmark. Sabi, hello, tanong ko lang po, ano po ba yung sikreto ni Juan dahil naging kamukha siya ni Sam Milby? Bigyan mo kasi ng jacket. Bigyan ng jacket ito from Denmark. Si Sam Denmark. Baka mga distributor mo ito. Denmark. Hindi. Okay. Ano naman naging sekreto niya? Bakit naging kamukha siya ni San Milby? Yan. Okay. Gumamit lang ko ng product. Ayan, gumamit siya ng product. Okay. Alam na. Okay. Itanong niyo ba sa akin sa Facebook? Makikita niya. Iba talaga. Kaya nga eh. Nung simula, nung nakikita ko dati, talaga nag-iba talaga yung mukha. Laki ng kininis. Hindi lang yun. Dahilan mas lalo siya kuminis. Dahilan, di ba sabi mo, pag nakaupo ka dati sa motor, pag traffic ang bumubugas sa'yo, tambutso. Oh, yes. Mga sasakyan, nakamotor ka. Ngayon, ano mo lang bumubugas sa'yo? Ang nakakatuwa, naka-jacket ako kasi yung brand nyo kong Fortuner, bumubuga ng lamig. Bumubuga na sa kanya yung aircon. Dati, tambutso lang, no? Pero ngayon, ito nga palagi. Dati, binubugan ako ng mga ano kasi nagbumotor. Ngayon, iba na bumubuga. Binubuga na po ako yung malamig na simoy ng aircon ng aking Fortuner. Ayun. Diba? Alam nyo, ngayon, yung aking adventure. Tatawa-tawa kami rito kasi we are now enjoying the fruits of our labor, ano? Yung mga pinaghirapan po namin. Pero hindi po yan lahat naging ano ka yung puro ani. Tama. Nagtanim rin. Yes. Talagang nahirapan. Oo, nahirapan. Dumaan po talaga. Kasi sa negosyong ito, ang pinaka-importante po, yung mga disappointments, yung mga rejections nyo, nang mangyayari yan. Pero paano mo i-handle, yun ang pinaka-importante. Yes. So Sir John, how do you handle disappointments? So talagang nung ako po, talagang patigil na ako. Sabi ko, balik na lang kaya ako mag-janitor, mag-apply na lang ako, or magbinta-binta. Mm-hmm. Kasi pinapagalitan na po ako ng asawa ko. Mm-hmm. Oh, sabi niya, papower-power ka dyan. Wala ka naman pambili ng bigas. Oo, okay. Pinapagalitan po ako. Okay. So, ang naging sekreto ko lang, sasabihin ko na, no? Gusto niyo, sabihin ko na. Okay, okay. Hindi po ako talagang nag-stay sa bahay. Mm-hmm. Lumabas po ako. Although talagang, alam mo na, dakdak ng dakdak yung ating asawa kasi wala ka talagang ibibigay ng pera. Mm-hmm. Sabi ko, salip ako makikinig ng mga negative dito sa mga paligid na ito kasi sa Payatas. Mm-hmm. O di ba? Alam mo naman sa Payatas, mayayaman tao doon, di ba? Ngalahig ng basura, ano? Okay. So, sabi ko, labas ako at saka pupunta ako sa opisina. Kasi nandoon yung mga taong mga nakaka-inspire po at kasi ang lalaki ng income. Ibig sabihin, nandoon yung mga positive na tao. Mm-hmm. Sabi nga, kung gusto mo maging successful, dumikit ka sa mga mayayaman na tao. Yo. Dumikit ka ng kagaya kay Sir Clooney na milyonaryo. Ngayon, no? Diba? Grabe. So, ang naging sekreto ko dito, hindi po ako humiwalay sa mga mentors ko. Mm-hmm. Kung saan sila nandun ako, kahit ipagtulakan nila ako, hindi po pwede kasi gusto ko talagang yumaman na kagaya ninyo. Ayun. So ibig sabihin, matindi talagang, ano ko, talagang, although nahihirapan na po ako, sabi ko, dagdagan ko pa ng effort ko. Mm-hmm. Kunin ko yung mga itinuturo nila. Mm-hmm. Kasi lahat nagtanong ako, Sir, bakit ganito? 1 year na ako, hindi pa ako nagiging milyonaryo, o ganito. Sabi niyo mga mentors doon, baka naman mayroon pa kulang sa'yo. Mm-hmm. Binalikan ko yung pinagagawa ko, oo nga no, hindi pa ako nagkakausap ng tao, mahihain pa rin po tayo, hindi tayo nagsasalita. Mm-hmm. Buti pang ibon nagsasalita, no? Tayo hindi, di ba? Ibon, okay. Mayna bird, okay. Di ba? Okay. Eh sabi ko, ay baka dublihin ko yung effort at saka pag-aralan ko talaga. Mm. At dumikit doon, palagi kang makinig na mga motivation talaga sa mga taong kumikita ng malaki. Pag may mga negative ka na encounter, negative na tao, anong ginagawa mo, Sir? Yun nga, nilalayoan ko muna pag negative. Sorry. Layuan muna.
Ibig sabihin, babalikan mo sila. Ha? Muna yun, sabi mo, lalayuan ko muna. Kaya layuan mo muna. Okay. Tapos, kagaya, okay lang sir, kwento ko muna yung sa payatas. Sige, okay, no? okay, kwento mo. Nung ako po yung nagsisimula, okay. In-invite ko lahat sila. Sabi ko, may negosyo ako, mayayaman tayo dito. Lahat ng kapitbahay ko sa payatas, paros pinagtatawanan nila ako. Walang sumali doon. Mm-hmm. Bakit? Kasi alam nilang buhay ko. Mm-hmm. Na ako po ay nagbibinta lang doon, at saka janitor, at saka yung bahay ko, kubo-kubo lang, plastic lang. Mm-hmm. Talagang pag i-invite ko doon yung may mga pera doon, hindi naniniwala. Mm-hmm. Alam mo kung kailan na sila naniniwala? Mm-hmm. Nung naglabas ako ng Adventure Mitsubishi. Yung unang sasakyan. Yung unang sasakyan niya po kasi nakapag-acquire siya after 2 years of doing this business, yung kanyang brand new na Adventure. Mm-hmm. Talagang makakapagtok ang grade 6 pagkatapos tinalo pa niya yung mga graduate na mga nagtatrabaho na tagal makakuha ng isang sasakyan. Tapos noon, sumundo na naman Fortuner after 1 year lang, 'di ba? Brand new na Fortuner. Kaya pag nakita nyo talaga, hindi kayo maniniwala. Kasi ganito yun, sir. Yung iba, sir, dyan ang sekreto, bakit ka yumamang ganito? Mm-hmm. Nakikita nila ako ngayon. Mm-hmm. Napugi na, mayaman ayan. Na. Pero hindi nila nakita. Tuloy mo yan, yung palakpakan nyo. Yeah! Pugi na, pugi. Diba? Pugi. Walang kukontra. Walang kukontra. Okay. Hawak ko microphone. Pag may kumontra, hindi yayaman. Okay, okay. Diba? Nung ako po ay talagang, kung makasabi ko, nung bumili na talaga tayo ng sasakyan, sir, alam mo, yung mga tao doon, yung mga ini-invite ko dati na walang time, walang pera, talagang busy kami. Nung nakabili ako ng sasakyan, sila na nang lumapit. Mm-hmm. Alam, uy, may time na kami, may pera na po kami. Kumaga, sila nang lumapit kasi to sis to believe talaga, lalo na yung mga, hindi ko naman nila lahat, no? Mayroon mga Pilipino na sasabihin sa'yo, una ka muna, balikan mo na lang ako. Mm-hmm. Eh, mabuti kung babalikan pa kita. Di ba? Buti, ayun ang matindi diba? Doon. Marami, ito, babasa tayo ng mga text habang nagkwekwento po kami ni Sir John. Juan Bernalos po ang totoong pangalan niya ngayon, John na, kasi naging mestizo na di ba? Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Totoo po na nakaka-addict makinig ng inyong programa tuwing Linggo, nakaka-addict din po umattend ng releasing seminars at nakaka-addict ding magnegosyo ng The Dream Business. Thank you po from Larry ng Camias, Quezon City. Maraming salamat po, Sir Larry. Doon po sa mga nagtatanong kung meron po tayong mga Facebook page na available ano. Kung naiintriga po kayo kung ano po yung mga pinag-uusapan po dito at gusto niyo makita, ayan. Pwede niyo po i-like yung ating page na Facebook. Meron pong The Dream Business featured in the Midnight Connection. Yung mga how, yung mga papano po doon. Sinasagot po natin doon, no? Paano mag-umpisa? Ano ba yan? Ano ba yung mga products na yan? Nandun po lahat. The Dream Business featured in the Midnight Connection. Ngayon, doon naman po, balikan natin yung sinabi nyo kanina. Nahihiya ako. Ayan, may pag-asa pa ba ang taong mahihiyain sa ganitong negosyo? O kailangan kasing kapal ng mukha nating dalawa? Pwede, no? Alam mo sa negosyo natin, sir, dito naman hindi naman pinipili mahiyain ka o makapal ang mukha mo. Huwag lang yung garapal, di ba? Okay, yung nasa lugar. Nasa lugar, lugar. Di ba? Kasi may taong garapal, di ba? Pero dito, binanggit po yung mahiyain, no? Mm-hmm. Pwede rin yumaman yung mga mahiyain. Pwede rin. Sa ganitong negosyo. Bakit? Mm-hmm. E di maghanap ka din na mahiyain. Hindi ko nakuha yan. Mahiyain ka. Oo. Paano yun? Paano ka, di ba sabihin, pag mahiyain ka, wala, mahirap. Kasi yung iba, sir, mahiyain ako, wala ako, hindi ako pwede dyan kasi kailangan magkausap ka ng tao. Di ba? Okay, may ganun. Marami po akong naimbita ng ganun na tao na, sir, hindi ko kamabuti kayo kasi makapal ang mukha mo. Ako, mahiyain talaga ako, hindi ako sanay humarap ng tao. Nag-isip tuloy ako, saan kaya ito nakatira? Baka walang magkakapitbahay ito, di ba? Ang pag-handle po ng hiyain ganito, palagay natin ito si Sir John, okay? Ang gawin ko ngayon, tanungin ko siya ngayon. Sir John, paki-explain nga kung ano, tungkol sa gitara. Paki-explain kung paano tumutudog ang gitara. Alam mo lahat ba yung mga ano niyan?
alam mo ang lahat ng mga parte ng gitara? Paki-explain ngayon lahat. Hindi ko alam. Okay. Ayun. The point is, mahihiya ka lang pag hindi mo alam ang ginagawa mo. Yun. So, dun po sa mga nagtatanong, mahihiyain ako. Actually, yung hiya, kaya ka nahihiya kasi hindi mo alam yung skill mo. Pero katulad po sinabi ni Sir John kanina, lahat yan pinag-aralan. Ngayon, pag in-interview ngayon si Sir John, tanong ko lahat ng A to Z about doon sa negosyo. Yung negosyong ito, sigurado po yan. Pag balibalik na din po, kahit isang oras mong pagsalitain yan, hindi po siya mahiya kasi alam niya yung skill. Kaya doon sa sinasabing mahiyain, there's no, I do not believe sa mga mahiyain. Ang alam po natin, hindi lang nila alam. Pero sa ganitong negosyo, pwede po nating alamin kung pagtsatsagaan natin yung ating pong mga trainings na available. Tama po ba yun, Sir John? Tama po ba? Tama, sir? Kailangan talaga pag-aralan. Ayun. Kasi maraming mahiyain, di ba? Yan. Okay. Yes! Okay. Sabi dito, may nag-text na naman. Kilala ko to, sir. Mukhang ano to. Sabi ganun. Sir John. Bakit sa'yo lang maraming titik? Sa akin wala. Sabi, Sir John, sabi niyo, pag dumikit po kami sa mga successful, ay magiging successful din kami. Ibig sabihin, pag dumikit po kami sa gaya mo, ay kikitain din namin ang gaya ng kinikita mo at gwagwapo din na gaya mo. Kilala ko to. From Remar Magluyan. Okay. Kilala ko to. Kilala ko yan. Okay. Naalala nyo po, di ba, meron po akong mga tindahan sa Robinson's Galleria, sa Cash and Carry. When I decided na mag full time po, actually kinausap ko si Sir Juan Bernales noon. Sabi ko, dyan, sasarado ko na yung tindahan ko. Ayoko na. Magpo-full-time na ako dito. Lugi na ako dun. Ngayon, sinasara ko. Tulungan mo naman ako mag-dispose ng mga, alam nyo po yung mga eskaparate. Di ba? Yung mga estante. Sabi ko, pwede ba? Ano? Kunin nyo na. Kahit sino na may gusto. Pero kayo kumuha, sasakyan nyo. Kasi nga, nung time na yon sinusuka ko po ang traditional business. Talagang sobrang lugi po si Clooney. Ayoko na pumunta dun sa mga malls at ayoko na makita yung aking tindahan. At that time, pinamigay ko po yun at isa po sa mga tumulong sa akin mag-dispose ng mga aking po mga estante. Ayan, si Sir Juan. Kaya parang kilala ko rin ito nagtetext. Para kasama natin ito. Mukhang engineer itong nagtetext. Ayan. Nakikinig sila ngayon. Ayan. Sa aking mga leaders. Ano pa mga suggestion mo, Sir John, para dun po sa mga i-address mo sa pagsisimula pa lang, saka dun sa mga ginagawa na tong negosyo ng ito pero medyo nahihirapan. O yun muna, ano masasabi nyo dun sa nagsisimula pa lang? Sa mga nagsisimula? Nagsisimula pa lang. So, una, kailangan determinado kayo. Kailangan kayo talagang, sabi nga, sa English, consistent. Parang ganun, di ba? Mm-hmm. Palagi kayong, excited kayo palagi. Kasi nga, nung bakit kayo sumali sa ganitong negosyo, kaya nga, may why, bakit ka sumali? Mm-hmm. So, kailangan, kung sinimulan mo, tapusin mo. Mm-hmm. So, ang sa akin lang po, sa mga nagsisimula, sa mga nahihirapan yung iba na hindi pa kagaya ni Sir Clooney yung successful nila. So, diretso lang, pag-aralan mo, dublihin mo pa yung effort nyo. Kasi nga, ako din hanggang ngayon gusto ko pa matuto. Mm-hmm. Kasi nga, walang tigil tayo nakaaaral. May bago na naman tayong mga strategy pa paano gawin itong negosyo. Mm-hmm. So, nagtatanong tayo. Mm-hmm. Wala naman masama magtanong sa marunong. Mm-hmm. Kasi ang matalinong tao nagtatanong. Ayun, marunong magtanong. Oh. Okay. Yung iba hindi nagtatanong. Yung alam na lahat. Alam na lahat daw. Mm-hmm. Hindi ako, bakit pag nawawala, nagtatanong pa din, di ba? Mm-hmm. So, kailangan magtanong tayo sa mga taong successful. Yeah. So, nung mga nahihirapan sa ngayon, suggest ko lang, no, kailangan din po baguhin. Mm-hmm. Baguhin na yung number one effort nila, tapos dublihin na yung trabaho. Mm-hmm. Sa ganito, lalo na ngayon, 2015. Mm-hmm.
So kailangan huwag kayong papayag na yung iba kumikita, tayo hindi. So kung kinaya nila, kinaya ko, walang dahilan na hindi mo rin kakayanin. Kasi nga, open naman po tayo, lahat sinasabi dito, kayo lang ang wala, di ba? From your own words, sir, ano, when, pagpa sinasabi niyong doblehin yung effort, yung trabaho, ano ba pinaka trabaho natin dito? Ngayon, ano ba pinaka trabaho natin dito sa negosyong ito? Hindi kasi sa ganitong business talaga, hindi naman kagaya, anlayo ng employee. Hindi po tayo. Kasi tayo, independent naman tayong lahat. So, magsipag din tayo, number one, pag-aralan. Ano ba ito? Talagang pag-aralan. Pag-aralan. Binibigyan ko lang din, pag-aralan. Kasi yung iba, sumali lang, hindi nga sila umatin ng mga training, tapos wala na. Kasi mababaw ang dahilan. So sa akin, nung hindi po naging depende sa akin, ako po ay dyan ito, ako ay elementary lang. Actually, but now, your English is speaking. Talagang ano yun, talagang it will boil down, ano, pag-aralan, yo, pag-aralan, no, pag-aralan. We have to build foundation first. Yeah, tama talaga yan, sir. Oh. Kasi parang nagnegosyo ka. O, balik tayo sa traditional, sir. Yung negosyo mo ba dati, pinag-aralan mo? Paano ka kumita? Nung una, nag-aral ka din, di ba? Hindi nga. Hindi nga, kaya pala. Kaya ang alam kasi natin sa traditional, basta may puhunan ka, yun, tama, go o. Na. Go. Ba, tapos, hindi pala, hindi ganun. Talaga kailangan pong pag-aralan. Pag-aralan mo. Kasi nga, business mo ito. Mas interesado lang tayo ngayon dito sa ganitong negosyo. Kasi, again, ito pong negosyong ito, hindi mo kailangan ng tindahan, hindi mo kailangan ng opisina, hindi mo kailangan ng ano ba to, ng mga tauhan, hindi mo kailangan ng overhead. Katulad kami, magkakaano kami, magkakaibigan kami, magkakasama kami sa industriya, pare-pareho naman po kami kumikita, hindi po kami nagugulungan. Ang nakakatuwa doon, pag nagkwentuhan kami, ano lang, parang kwento-kwentuhan, di ba? Hindi po hindi niya ako boss, hindi ko siya boss. Hindi ko po tauhan si Sir Juan, hindi niya rin ako tauhan. Wala pong ganun. Pantay-pantay. Pantay-pantay, natutulungan, papalitan ng mga ideas para paano po pagandahin yung negosyo. Yun ang isa sa maganda rito sa negosyong ito. And ba, tanong ko lang, Sir John, magkano na average mo ngayon monthly? Secret. Tinanong ko si ano, si dati po nag-guest dito, no, si Miss Mary Dagohoy. Tinanong ko po siya. Si Ma'am Mary, grabe, bago lang. Nag-average 100, 150 a month. Oo, pang ganun. Hindi ako naniniwala. Hindi ako ganun, sir. Mga ganun daw, 100, 250,000. Hindi ako naniniwala. Alam niyo kung bakit? Mas malaki yung ikaw mo. Kasi pag pumunta ka doon sa opisina, makikita niyo doon. Ayun. Meron pong bronze, meron pong monthly dyan. May platinum. May, oo. Tapos basta nasa platinum ako. Ay, alam niyo po ba, ibig sabihin ng platinum. Pag sinabi po platinum sa opisina namin, 300,000 up. So nandun siya, pwedeng ang pinakamataas po yata ngayon, ano, nasa ano, 3 million ba, 4 million a month? Asan yung mga, yung mga top, oh, mga top, no? Eh sila top, ako top si Log. kung yung mga nagtatap po ngayon, siguro mga 4 million 500 a month po pinag-uusapan natin dito. Siguro si Mr. Juan Bernales nandun po sa mga sa mga well, talaga 2M. Nagaka-okay naman po. Okay na kaysa dati. Makikita nyo yan. Makikita nyo po yan lahat. Okay. Releasing sessions po natin, ha, sa February 1, 2015. At sa Tropical Hot pa rin po magagawa, alas 2 ng hapon. Magandang gabi, Sir Clooney, at sa guest nyong millionaire, Sir John. Ang ganda ng topic nyo, naway pagpalain pa kayo sa inyong negosyo. Hindi lang Fortuner, kung hindi the next year, Mercedes-Benz sports car sasakyan nyo. From Marvin Optundo. Sir Marvin, mas maganda kung yung mga susunod na interview, ikaw naman i-interviewin ko, di ba? Ayan. Pwede, pwede. Pwede. Pero, ayan, malapit-lapit na po tayong magtapos. Para po sa lahat ng mga nakikinig, ano,
ang isa pong nakita ko sa isang quality ni Sir John Bernales na kahit hindi niya, usually kasi pag tinanong natin paano naging successful, nandiyan na keso masipag, keso ganito, keso natural na 'yun eh. Hindi ka talaga pwede pag hindi ka asenso ng hindi ka masipag. Pero kung mamimit niyo po siya ng personal, ang angat na angat sa personality niya na makikita niyo talaga, number one, yung humility. Yan, humility. Ano, tatagulugin ko ba kung ano yung sabihin ng humility? Naunawaan ko na pag English na eh. Okay. Kasi, yung kanyang humility talaga, well-maintained po. Kumbaga, nandun pa. Pag sinabi, yung from rags to riches, yung mga iba nga, rags, naghihirap na, mayabang pa. Di ba? Maraming ganun. Pero siya, nakita ko nung ordinary pa siya, nag-start na siya, nandun niya talaga yung bukod bundo sa determination niya, yung humility talaga. Walang kayabang-yabang, walang kaigo-igo. Ngayon, dala niya po yan hanggat nung naging ano na siya, multimillionaire na po siya. Ayan, di ba? Pagkausap niyo, di ba? Parang, pero nandun pa rin po, talagang he speaks from the heart. And also, he is also a certified speaker of the dream business. No? May schedule ka ba? Tuwing ano ka ba? Kapon ako speaker. O, kapon. Opo. Isa na rin po siya sa nagtuturo kung paano gawin yung the dream business. Kaya, again, maraming salamat po, Sir Juan John Bernales, at sa inyong pag-unlock sa amin. Last words. Ano pong masasabi nyo bago tayo mag-goodbye? Yun, nagpapasalamat ako number one sa Panginoon. Kailangan may pananalig din tayo, mag-pray tayo na tayo po ay kailangan gabayan sa araw-araw. At saka, sa ganitong negosyo, yun nga, diretso lang palagi tayo. Pag ulitin ko naman, pag-aralan natin, gumawa tayo at maging masipag pa tayo. Kasi nga, ito na ang puputol ng kahirapan sa atin. At binabati ko, pwede bumati ba? Gusto mo naman. Oo, binabati ko lahat ng aking grupo. Guys, tycoon, alam mo na yun. Tycoon. Tycoon group, di ba? Intensity Tycoon group. Maniwala kayo, kung nauna, nandito kami si Sir Clone, wala nang iba, kundi kayo na ang susunod. Basta muli, kayo po ang pinakakumbaga, kami tuwang-tuwa kami pagiging milyonaryo na kayo lahat. Kasi nandito si Sir Clone, tutulong din yan po sa atin. Yes. Kaya maraming salamat at to God be the glory. Yes! Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay. Again, this is Clone Uy, riding back to his magic carpet ride, and we'll be back on Sunday, 9 p.m. Bye-bye! Hello, this is Clune Uy. I would like to invite you to the Midnight Magic Carpet Ride. Tuwing linggo po siya ng gabi, nagsisimula alas 9 hanggang alas 10 over DWBL 1242 kHz. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.